day, good morning, good evening sa inyo mga Spigitik. Nandito tayo ngayon syempre sa Bodies by Cavite. At meron ako dito nakita na version 2 ni San Pitmar. So, simulan na nga natin. Simulan na nga natin itong si San Pitmar na version 2. So dito pa lang, medyo malaki-laki na yung pinagbago na itong bisikleta na to. So makikita nyo, sa kulay pa lang ay sa decals, dati ang decals nito, yung mga ganitong kulay na decals meron dito. Okay, lalagay ko dyan sa screen yung dating version 1 nito ni San Pitmar. Okay, so medyo minimal lang naman yung nabago dito, decals yung nabago. Yung dati kasing decals nito, dito kita mo kaagad yung Mars, pero ngayon hindi mo siya madidistinguish na Mars yung nakalagay dito kasi nakayapos na yung decals ng Mars niya. Okay, so simulan na nga natin sa kanyang top tube. Okay, top tube nito, ito may kurbada dito na onte. Dito makapal panipis ng panipis hanggang dito sa kanyang seat tube. So dito ay na-adjust yung adjustment ng seat post mo. Okay, so very common na yan sa mga ganitong klaseng bisikleta. Okay, by the way, yung size ng frame nito is size 45. So most likely ito yung small. Okay, pagdating naman sa down tube nito, dito manipis, sa ilalim niya bilugan. Okay, branding itself, San Pit, yan kitang kita, visible, and then dito Mars. Okay, so ICR nito, isa dito sa top tube, isa dito sa down tube, isa rin dito sa kanan ng down tube mo. Okay, yung head tube nito, this is already tapered na. Okay, so lagayan ng bottle cage, isa dito, isa rin dito. Alright, so dito nakikita mo ang FD na ginamit na dito is Shimano Sorana. Alright, so crankset nito ang nakalagay dito is Scenix, kung hindi ako nagkakamali ng pronunciation dito. Okay, this is 5034, tapos naka-Halotech na yan. Ayan, naka-Halotech na yan. So napakaganda na rin naman yan. Pero para sa akin, in the future, palitan mo na to, para naka-straight na Sora ka na. Alright, dito decals nga, yung sinasabi ko sa inyo kanina, sa kanyang chainstay, yung Mars niya nakayapos na sa buong chainstay niya, yung decals niya. Yung dati kasi dito, ulitin ko, dati kita mo kaagad ng Mars yung mababasa mo dito. Dito dumaan yung cables niya para sa RD mo. Sora ang ginamit sa kanyang RD. So, most likely this is 9-speed. Okay? Just want to make sure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9-speed dyan. So, most likely 28 teeth yung nakalagay dito. 28 teeth nga. 11 by 28 teeth. So, pagdating naman sa hubs neto, ang dating nakalagay dito is Solon, pero mukhang Solon din naman ata yung nakalagay dito. Rick, Solon pa rin ba to, no? Solon pa rin? Oh. So dito sa kanyang hubs, hindi pa Solon yung nakalagay sa kanya. Unknown brand yung nakalagay sa kanya dito. Okay, dito naman tayo mapunta sa kanyang rims. Sa rims na ito, syempre, stock ni San Pit yung nakalagay. Then, syempre, naka-rim brake na yan. Brake line niya, visible. Ayan, kitang-kita. Mayos naman yung pagkaka-brake line niya. How to protect your brake line? Pag medyo maalikabok yung dinadaanan mo, I highly suggest punas-punasan mo yan. Dahil pag naipitan yan ng buhangin at ipinreno mo, magagasgasan yung brake line mo at medyo mapapabilis yung buhay ng brake line ng rims mo. So pag yan, napudpud agad yung brake line mo, malamang bibili ka na naman ng panibagong rims. Okay, sa tires naman nito, CST Czar ang ginamit sa kanya. So most likely DC 700 by 25C. Check nga natin asa na siya. 25C nga ang nakalagay sa kanya.
Okay? So sa kabila, wala na tayong makikita since ito ay naka-rim brake na. Rim brake na ito, unknown. Ayan, kitang-kita naman, hindi siya windseat, hindi pa siya Sora. So most likely in the future, gusto mo straight Sora na, palta mo to Sora plus yung crank mo. Okay? So pagdating naman sa kanyang saddle, Zeus pa rin ang ginamit sa kanya. Okay? Dito naman sa seat post niya, 27.2. Medyo maayos-ayos na yan. Medyo may kagaangan na yan. Alloy na rin naman yan. So pagdating naman sa kanyang headset, so sa headset na ito, Neko pa rin yan. And most likely ito ay ball bearing pa. Okay? Stem, sandpid, very common. Yan pa rin ang ginagamit nila. So dito naman sa drop bar, sa drop bar na ito, most likely this is 420 millimeters. Okay? So may maganda yung palm rest nyan. Ayos na ayos. Kung medyo last pag ka na, kapit ka lang dyan. Pero kung gusto mong, kung gusto mo pang rumemate, dito ka sa drop bar mo. Okay? STI, Shimano Total Integration, Sora ang ginamit sa kanya. Okay? So dito makikita mo barrel adjuster nya. Ito, ayos na ayos. Dito naman sa kanyang tinidor, sa tinidor nito, this is already carbon. Okay? So wala ka nang iintindihin dito sa weight itself. Pabor na sa'yo yan. Okay? So pag-usapan naman natin kung magkano si Sandpit Mars. And syempre, babanggitin ko na rin sa inyo kung ano ang timbang neto. Tinimbang ko to kanina, ang timbang neto is halos nasa 10 kilos lang. Okay? So, roughly 10 kilos, para sa akin 10. 10 talaga siya. Okay? So, minsan kasi may mga diferensya yung mga panimbang, hindi tayo pwedeng manigurado. So, roughly mga 10 kilos. Okay? So, 10 kilos, pabor na yan, magaang na yan. Since ito may carbon, wala nang bakal dito. Okay? So, wala ka na halos papalitan dito. Siguro, in the future, yung stem na lang for your comfort. Okay? Gusto mong palitan to ng carbon para lalong gumaan? It's up to you. Then, pagdating naman dito sa seat post, para sa akin, okay na to. Wala ka na dapat palitan. So, mabalik tayo sa presyo nito. Sa presyo nito ngayon, syempre dito lang yan kay Budgets Bike Cavite. Presyo nito, 24,999 siya. So, that would be for cash. Okay? So, para sa akin, okay na to. Dito lang yan mabibili kay Budgets Bike Cavite. Alright? So, yun lang yung mga difference nito kay version 1. Neto para kay version 2. Si version 2, ito lang talaga yung decals niya dito sa top tube niya. Si version 1, medyo loud yung kanyang decals dito sa top tube niya. Tsaka, simple yung decals niya dito sa kanyang chainstay. Okay? Pinagkaiba lang nun, yung version 1 is naka-Clarice. Ito, naka-Sora na. Naka 9-speed na. Alright? So, till then, mga spigatig, follow nyo na rin si Budgets Bike Cavite. Don't forget to like, comment, subscribe. Maraming salamat. Ciao!